Ito yung pwesto ko no pag ako'y gumagawa ng mga appliances dito sa may ilalim ng double deck sa isang kwarto. Medyo madilim kasi dito. Yan, ginawa natin siya ng ilaw mula dun sa sirang television natin na hindi natin siya mapadisplay ano? Kasi may sira yung kanyang pinakatikon. Medyo maliwanag siya. Kinabit ko dun sa ilalim ng double deck. Dito ako nakapwesto. No? Yan. Lagi akong gumagamit ng series bulb kapag tayo ay nagre-repair. So try muna natin siyang i-power on para makita no na mayroon siyang power, may power siya. Kaya lang wala siyang display no. Blank display siya kasi nga walang boltahe yung mga tikon nito. Walang supply kasi hindi natin makuha yung data ng side cuff. Kaya yan no, yan may power naman siya, yung display lang ang kailangan dito. Tumutunog nga ito kapag nilalagyan natin siya ng ano ng signal. Yan kaya ang gagawin natin dito, eh gagawin ko na lang ilaw para mayroon tayong ilaw. Siyempre, intro muna tayo. So gagawin na lang nating ilaw ito. So wala tayong mahanap na tikon nito kasi yung tikon nito ay connected naman dito sa kanyang panel. So hindi na natin papalitan. Gagamitin ko na lang ilaw dito para maliwanag pag ako ay nagre-repair. Mas mapakinabangan ko pa. Ayan, para mapakinabangan natin ano ang kanyang LED. Sayang naman to. Kaya lang mamamatay ito kapag katapos ng mga ilang minuto, namamatay siya. Siguro mga 20 minutes o 30 minutes, mamamatay siya. So sisindihan, ipapabaraw ko na lang siya uli. No? Sayang din naman. No? Ayan, tanggalin muna natin itong pinakalikod niya. And then yung mga connection niya mula doon sa may tikon wire. At dito, kukunin natin itong, yung, ano, itong LED, yung LED light. Power niya, LED light power. Tanggalin din natin yung mga connection niya mula doon sa may power supply board para medyo malili. Ikakabit din natin siya mamaya, no? Pagkatapos natin tanggalin yung pinaka panel niya sa harapan. Yan, gagamitin pa rin natin yung iba niya. Tatanggalin lang natin itong tikon niya kasi yung tikon nito nakadikit din mismo doon sa may panel. Kaya yan eh, tatanggalin natin yung pinaka-ibabaw at yung LED lang ang kukunin natin. Yan, tatanggalin natin lahat ng mga connection niya. Gagawin lang natin ilaw. Sa dito sa aking pwesto, maliwanag. Hindi ako naduduling. So, pwede pa naman to. Pwede pa naman kabitan ito pagkatapos nito. Kung sakaling meron tayong makuha ang ibang mga, ano, mga ibang parts, no. Ito, buong buo pa ang panel nito. Kasama yung kanyang tikon wire, no. Yung timing control niya. So, kung order kasi tayo nito, medyo mahal siya. Yan, pero itatabi lang natin itong kanyang ano, panel para kung sakali ay meron tayong magagamit pa ulit na yung part number kasi nito kukunin natin. Baka sakali maka-order tayo online na medyo mura siya. Eh, pero kung mahal siya, talagang hindi na natin siya u-order. Ano? Mag-aabang-abang na lang tayo sa magbubuti. Magbubuti, baka sakali makakuha tayo ng kaparehas nito na sinlaki niya. Ito kasi ay nasa siguro ano to, nasa... Hindi natin ma-estimate kung gaano kalaki ang inches nitong TV na to. So sayang naman yung kanyang mga LED buo pa. Yung frame nito tanggalin na natin kasi hindi na rin natin mapapakinabangan yung kanyang frame. Ayan. Sakaling mayroong makuha tayo sa magbubuti, eh pwede pa naman. Basta itabi lang natin yung mga ibang parts niya tulad nitong mga nasa ilalim na to. Yung mga white na yan, yung mga white sheet na yan. Tatabi natin yan, mga pakinabakan pa natin bandang huli. So, ganyan, no? Para-paraan lang talaga. Kasi madilim talaga dito sa pwesto kong ito. Pag ako yung nagre-repair, medyo naduduling tayo. Medyo madilim siya. Kaya ang ginagamit ko rito, minsan yung ano, yung ginagamit ko sa system na ilaw ko. Kaso medyo madilim pa rin siya. Tsaka masyado kasi siyang masakit sa mata yung ginagamit ko ano dyan, parlib. Kaya ito, naisip natin, eh, ba't hindi nilang gamitin itong LED na to na sira yung kanyang timing control. Yan, tatanggalin natin yung kanyang mga yan yung mga button na yan. And then ikakabit din natin siya mamaya, no? Para ma-power switch na, pa-switch on natin siya mamaya. Kasi kung hindi natin ibabalik yung kanyang mga button, hindi natin siya mapapower switch. Yan, ikakabit lang natin na yan yung mga LED na yan, no? Buo pa lahat yan. Titistingin natin yung kanyang ilaw. Kasi wala pa siyang pundi. Sayang naman, no? Mga pakinabangan natin pang ilaw. Yan yung mga series bulb na ginagamit ko lagi. Yan, naka-power on na siya. Ayan, itong switch nito, no? Dati nasira na rin ang switch nito, kaya yun.
ginawan ko na lang siya ng dalawang wire, no, para ma-power on siya. Ayan, no, okay na okay pa yung kanyang mga LED light. Ayan, no, halos kompleto yung ilaw niya. So dito ko ilalagay ito sa ilalim. Dito. Ayan, no, maliwanag siya. Ayan, no, para-paraan lang talaga. Ayan yung ginagamit kong ano, parlid, no. Medyo maliwanag kasi yan kapag yung tinaasan natin yung kanyang level ng ilaw. Kaya ito naisip ko, itong LED light ito ng television na ito, ay pwedeng magamit na pang ilaw sa may ilalim, no? Para kitang-kita habang nagre-repair o gumagawa ng gasimbol ng amplifier. Dahil ang hilig natin yung pag-gasimbol ng amplifier. Kakabit natin yung kanyang pinaka-bakal doon sa likod para maikabit natin yung sakisame. Gagawa lang natin ang paraan para maikawit siya doon at nakabitin siya ng maayos, hindi siya babagsak. Ayan yung pinakalikod niya. Kasi may mga dalawang tornilyo ito para doon sa kanyang likuran na may ito yung nakasabit doon sa may mga wall, no? Sa wall kasi nakasabit ito, ayan. At gagamitin na lang natin doon na pansabit doon sa may taas ng kisame. Ayan, para-paraan lang talaga yan, eh. Para medyo maliwanag, no? Ayan, medyo naduduling kasi tayo, sobrang dilim dito sa pwesto kong ito. Pag hindi ko binuksan yung pintuan, masyadong madilim. Minsan naman, masyadong maliwanag yung araw, no? Hindi natin makita yung pisa, gumagamit pa ako rito ng ano, magnifying glass. So ito, mas maganda ito. Okay lang yung ilaw niya, hindi siya masyadong maliwanag, hindi madilim. Tamang-tama rin lang kasi white siya, white yung ilaw niya. So maganda yung reflect niya dun sa mga ano, sa mga pyesa, no, maliwanag siya. Pag nakikita natin kasi naka-focus talaga siya dun mismo sa aking ginagawa. Hindi siya nakatapat sa aking mukha. Ayan, so maliwanag siya, oh. Ayos. Yun nga lang, you know, namamatay ito kada 15 minutes o 20 minutes, no? Ayan, oh. Kitang-kita lang. Kitang-kita ko na yung mga, ano, yung mga parts na ginagawa ko. Ayan, nakabitin siya dun sa may ilalim ng double deck, no? Sa may double deck natin nilagay. Talagang para-paraan lang talaga. Sayang naman, eh. Habang, medyo tipid lang ito sa kuryente, medyo tipid sa kuryente, no? Ayan, kaysa dun sa parlid na ginagamit ko. Ayan, napakinabangan natin yung LED, no? Yung kanyang sirang panel tsaka yung tikon. Ayan, mismo pinakatikon ng sira ito. Ito, napakinabangan pa natin. So, pag tayo nagre-repair na, ayan, so, maliwanag na siya. Pero kung meron tayong madibili pa, tikon nito, so, pwede pa naman natin siyang ibalik, no? Pansamantala yan, pwede po na natin siyang gamitin habang nagre-repair dito. Ang ganyan, so maliwanag na siya. Hindi na siya masyadong malilim. So ayos, ano? Ayan, no, sa isang technician kasi kailangan maliwanag talaga yung pwesto na nakatutok mismo dun sa kanyang ginagawa. Kasi talagang sa dyan nakakadulin yung mga maliliit na pisa, lalo na yung mga SMD. Halos hindi na makita. Kaya kailangan na maliwanag talaga siya. Kaya yan, ginawa na natin ang paraan. Gamitin muna natin habang wala pa tayong ibang pyesa na makukuha para dito sa television na ito. Okay naman yung kanyang mga LED light, oh. Buong-buo pa siya. Sana ay magtagal siya, no? Para maliwanag talaga dito sa ating pwesto. Ayan, no? Ang para-paraan lang talaga, eh. Ayan, napakinabangan natin. So, shout out po sa lahat, ano, ng supporters natin, sa ating mga followers at ating mga subscribers. So, ayos. Ayun, nakagawa rin tayo ng ano, ilaw natin, no, para sa ating pagre-repair o pag-assemble ng mga amplifier. Kaya kung meron kayo nito sa bahay, no, sa mga beginners na katulad ko, no, pwede nyong gawing ilaw. Yun nga lang, mag-iingat sa pagtatanggal, pagkakabit, para hindi masira yung kanyang mga LED light, no. Hindi naman masyadong delikado ito, no. Ayan, maraming salamat po.